afternoon, guys. For today, sisingit po natin yung ating motorcycle corner. Magdi-discuss din ako sa motorcycle kasi alam naman natin, most of the car owners naman, usually, ay nagmamayari din ng motorcycles. Aside from car owners, doon din mismo sa mga motorcycle owners, mag-share lang ako ng mga experiences ko kasi ito talaga yung medyo marami akong experience kasi 15 years na akong driver ng motorcycle. I think makakatulong yung experiences na yun kung isi-share ko sa mga viewers, sa subscribers, and lahat ng viewers na gumagamit ng motor. So, number one tip ko sa inyo, especially kapag mga naka-scooter kayo, kapag ka hahawakan nyo yung manibela, make sure na yung dalawang daliri nyo, ito, yung middle at saka yung ring finger, ilalagay nyo po sa brake. Ganyan po ang tamang paghawak niyan. Huwag niyo pong ihawak lahat ng yung daliri sa handle. Dapat yung dalawa po nasa brake lever. Emergency case, masisave po nito yung buhay niyo at buhay ng mga pedestrians. Dalawa kasi purpose nito actually. Aside from makakapag-brake ka agad ng mabilisan, yung pagka kahit na may biglang may tumawid, kaya mong i-stop. Both yan, both hands. Yeah. Kaso hawak ka yung cellphone, so kabila lang tayo. Aside kasi sa naka-ready to brake na yung hand mo, yung mga daliri mo, pag pinihit mo po ito, habang nakahawak ka rito, hindi mo ito mapipihit ng todon-todo. So ako, yung talagang hindi ko siya inaalis, yung kamay ko hindi ko inaalis yan dito. So, ang isa pa sa purpose niyan, hindi mo maibibirit yung motor mo. Kumbaga, controlled yung pagpihit mo ng silinyador kasi nakahawak ka doon sa brake. Kasi pag pinihit mo yan, except dun sa mga mahaba ang daliri, pero dito, usually ako kasi maiksi, pag pinihit ko yan, lalabas na yung daliri ko dun sa brake. Kaya ako, never ko talaga ginagawa yan. Talagang all the time na nagbabiyahe ako, kabila ang lever, nakaganyan ang daliri ko. Makakasave ng buhay yan. Second tip, never text and drive. Ito po, actually, isa sa reason bakit hindi ako pabor sa Grab Food at kung anumang mga food delivery na apps. Kasi sa experience ko, one moment lang na malayo yung concentration mo, yung focus mo sa kalsada, malaki ang chance na matisigrasya ka. Though, hanap buhay siya, wala nang magagawa ron, pero kung ako lang ang papipiliin, hindi talaga. Kasi hindi talaga safe na habang nagdadrive ka, nakatingin ka sa cellphone or nagdududutut ka ng cellphone, hindi po talaga safe yun. So, ang pinag-uusapan naman dito is discipline talaga. Ako, in my entire motorcycle riding experience, wala pong time na nag-text ako habang nagdadrive. As in, pagka alam kong may text ako, nag-stop talaga ako sa gilid ng kalsada. Hindi talaga ako nag-text habang nagdadrive. Promise yan, mamatay man. Talagang pagka kailangan kong mag-text or mag-call, huhinto ako sa gilid ng kalsada, doon ako magte-text or magko-call. So, kaya minsan yung pag may nagte-text sa number or tumatawag, hindi ko siya nasasagot. Kasi ayoko talaga na nag-kalkal ng cellphone habang nagda-drive ng motorcycle. Third tip naman natin is, kapag ka, nasa traffic light ka, make sure to look left and right before ka maghumarurot. Ang ibig ko sabihin, for example, nasa traffic light ka, naka-stop kayo. Tapos syempre, usually tayo kasi mga naka-motor, sumisiksik talaga tayo sa unahan. So, ang marami kasing mga motorcycle rider na kapag ka nag-green yung traffic light dun sa part natin, harurot agad yun. So, wag nyo pong gawing habit yun. Promise. Ilang beses na po nakita ng nadisgrasya at muntik madisgrasya dahil dun. Gawin nyo pong ugali na kapag nasa traffic light kayo, pag nag-green siya, huwag ka agad-agad magtumakbo. Silipin mo muna left and right kung may parating pang sasakyan. Pagka naka-full stop na, saka ka tumakbo. Hindi ako nagbibiro, ang dami ko nakitang nadisgrasya niyan. Tsaka munti kang madisgrasya. Hindi ko alam kung nagmamadali or talagang kulang sa safety precautions. Kailangan po ganun. Kung kayo magpatakbo, kahit nag-green na yan, make sure na titingin kayo sa kaliwat kanan, lalo kung mga intersection. So, tip number 4,
kung halimbawa sa kalsada may tumakbong hayop, halimbawa aso or kaya pusa, huwag nyo pong iiwasan kung alam nyo madidisgrasya kayo. Better na sagasaan nyo yung aso kung tapos hawakan yung maigi yung manibela para hindi kayo madisgrasya. Or ibaba nyo yung paan nyo kapag kaalanganin na ibaba nyo yung paan nyo para hindi kayo madisgrasya. Huwag nyo po ipagpapalit yung buhay nyo sa aso or sa pusa. Pagka alam nyo at alanganin na hindi na kaya i-break, sagasaan nyo na lang yung aso. Kung pabayaran man, bayaran nyo na lang. Kaysa yung buhay nyo ang mawala, eh hindi kaya mababayaran. Totoo po yan. Ganyan po dapat ang mindset ng mga nakamotor. Usually marami na didisgrasya dahil kakaiwas ng aso. Ito po, last and very important tip. Huwag na huwag po kayong magdadrive ng nakainom. Ito po yung actually sa motor, ito ang advantage ng hindi umiinom. Katulad ko, hindi ako umiinom. Advantage po siya kasi sa mga experience ko at sa mga kakilala ko talaga pag nakainom, iba yung driving nila pagka nakainom talaga. Kumbaga pag hindi nakainom, normal naman na medyo relax lang ang takbuhan, pero pag oras talaga na nakainom, nag-iiba kasi, lumalakas ang loob. Parang ang dating kasi para lang naglalaro. Kaya iwasan nyo po yan. So pag umiinom po kayo, siguraduhin yung ililimit nyo lang, especially kung nakamotor kayo. Actually, may kasama ako sa trabaho. Nagpag-gas lang siya. Tapos, na nagkita sila nung kaibigan, nag-uminom. Ayun, pag uwi niya, pagising na sa ospital na siya. Ganun po ka delikado talaga pag gumabiyahe ka ng nakainom. Kaya yan po ang number one na iwasan nyo. Ang mag-drive ng sobrang nakainom. Kung iinom man kayo, yung tama lang para yung focus nyo, kaya nyo parang magmaneho, lalo na kung motor. Kasi talagang ito, konting gigaywang lang nito. Tepo ko talaga. So, yun lang guys. Alam ko marami pang pwedeng ibigay na tips sa inyo. Yun muna yung binigay ko yung mga pinaka-importanting tips para sa mga motorcycle rider. So, yun lang. Maraming salamat and subscribe sa ating channel kasi mag-uumpisa po tayo mag-discuss ng tungkol sa mga motorcycle concerns. Maraming salamat and God bless. I should fuck her in the best.